Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Sa video na ito, ituturo ko naman ang damang paggawa sa cellphone na ayaw mag-charge. So ang issue po nito guys ay na-revolve na po ang CPU. Ang model po nito ay Poco X3 Pro. Galing na po ito sa ibang paggawaan. After 2 days, bigla daw hindi nag-charge, hindi nadadagdagan ang charging, bigla daw nadi-discharge. So ano nga ba ang problema sa loob? So ayan guys, buksan na natin. So halata pong nabuksan na ito, hindi po naayos pagdikit ang takip. So galing na sa ibang paggawaan, ni-revolve ang CPU. Yun ang po ang sabi ng may-ari. So after 2 days, hindi na naman daw nag-charge. So ngayon guys, ipapagawa na naman niya ulit. So ang laki po ng gasto ng may-ari dito. So ang ano po dito, pinalalamo po niya ito, SIM din nakuha po kagad. So sa gusto pong magpaayos, PM lang po kayo sa aking FB page, Jewelpon TV. Ayan guys, nabuksan na natin yung takip at saka yung mismong ano niya, bakal. Ayan guys, kung napapansin niyo po, ay wala na pong bakal or shade ang CPU niya. So tinanggal na po. So ibig sabihin po, ni-revolve na po ang CPU. Ngayon naman guys, ibabalik natin. So na-check na po natin na ni-revolve po talaga ang CPU. Ngayon guys, after 2 days, bigla na po hindi nagkakarga, na-discharge. So ayan guys, kung napapansin niyo po, hindi na po siya nag-charge. Nalubat na po ito. So yun po ang sabi ng may-ari, after 2 days, bigla na lang hindi nag-charge. So ang gagawin po natin dito guys ay i-jumper po natin yung pinakalinya. So madalas po ang sira sa mga gaitong unit ay linya. So yun po yung madalas na sira nito guys. Ayan, so tanggalin natin yung baba kasi nandun po silalim ang jumper. Jumperan po natin ang linya mismo niya. So ayan guys, iti-tester po natin kung meron bang palo or linya galing sa taas papunta sa baba. Ayan guys, kung napapansin nyo po, wala po siyang palo. Ayan, tinister po natin yung positive. So sa gilid-gilid po ang positive nito guys, mula sa taas hanggang baba. So kung napapansin nyo po, wala pong palo. So gagawin po natin ay i-jumper na po natin para mag-connect ang linya niya. Kasi madalas po sa ganitong unit ay wala pong linya mula sa baba hanggang taas. So kung napapansin nyo po guys, ayan, yan po yung linya niya. Positive po yan. Ayan, sa baba po niya ay walang linya. So yan po yung pinaka linya niya. Sa gilid-gilid lang po yan. So, ayan, jajumpirin natin. Nakasumpo tayo para mas balinaw at makikita niyo kung paano ito gawin. Ayan guys. So, dati na po itong naopirahan. So, ngayon, tahiin ko naman. O, kumbaga, i-jumper ko siya guys. Grabe, after 2 days, nasira ka agad. So, yun po yung mga sakit ng mga ganitong unit. So, bago ang lahat, shoutout muna kay Numa RC. Lagi po nanonood sa ating vlog. Neil Patrick Jeron. So, ayan guys. Maraming pong salamat sa inyong panonood. So, jajumpiran na po natin guys. Gamit po tayo ng jumper na manipis. So, ayan guys. Gilid-gilid lang po yan. Yan po yung pinaka-positive line niya. Papunta sa baba. So, ayan. Jajumpiran mo lang yan. Itatap mo lang yung wire. So, safe naman po ang paggawa nito guys. Kasi marami na po akong nagawa nito. Back to normal na po siya. At mabilis na po siya mag-charge. Fast charging na po ang unit nila. So, marami pong nagpagawa ng ganito. Lahat po ay naging successful naman. So, ibalik natin yung flex. So, ang main issue po dito, sa mga gusto mag-DIY, palitan nyo po ng flex. Kasi madalas po, yung flex na to ay lumuluwag po yan. Kaya, ang mangyayari, hindi siya nag-charge, maluwag ang saksakan. Ayan guys, subukan natin i-charge kung mag-charge. Ayan guys, kanina po ay wala pong reaction. So, ngayon, medyo drain po ang battery kasi nadi-discharge daw po ito nung... Ayun po ang sabi na may-ari nung biglang nasira siya. So, kargahan ko muna guys. So, magbabalik po tayo. After 15 minutes. So, nagkarga po siya. Ang bilis lang po niya magkarga. Fast charging na po siya. Ayan, meron na pong laman. So, bago po natin i-test, so, i-secure po natin yung jinamper natin na hindi siya mapuputol or hindi matamaan ang screw pag ibalik natin yung screw. Ayan, guys. So, takpan po natin. So, ayan. Kayo na po bahala kung saan yung pwede itakpan. So, ilagyan po natin ng allowance ang jumper para kahit mahulog siya, hindi agad-agad mapuputol or matatanggal. So, ayan lang, guys. So, ibalik na po natin lahat yung tinanggal nating screw. Ayan. Tapos, mamaya, ititest natin kung gumana ba yung ginawa natin. Kung fast charging na ba siya. Ayan guys, balik natin yung screw. So, mabilisan lang po ito. Sa mga gusto po matuto nito, ang gagawin nyo lang po dito, ang best tips ko dito ay palitan nyo ng flex para mas mabilis siya magkarga. So, hindi naman po talaga may tama ang charging port madalas nito. Ang madalas po na tama dito ay yung pinaka-flex.
So yun po yung kaya po natin ginajump. Pero so madalas po nito, marami na pong nagawa, ginajumpiran ko lang naman. Ngayon normal na po silang lahat. So marami pong nagpapagawa nito, hindi lang sa Luzon, hanggang Mindanao po at Visayas po ang gawa natin. So marami pong nagpapagawa nito, minsan hindi lang tayo nag-upload dahil sa sobrang busy natin. So hindi na natin ma-upload yung iba at napu-pull memory na po ang ating cellphone. So cellphone lang po ang ginagamit natin sa pagba-vlog. So ayan guys, nilagyan ko po ng double tape ang takip. Di ko na nilagyan ng double T7000 kasi hard po yon. Pag tinanggal nyo po, hindi nyo po basta-basta matanggal. So double adhesive lang po ang gamit natin guys. So ayan, so naitakip na natin. Ayan. So itest na natin ngayon. O linisan muna natin para naman satisfied ang nagpapagawa. So ayan, yun po yung the best way para maging maganda naman yung servisyo natin sa customer. Tama ba guys? So ayan, itest natin. Ayan. So nag-charge po agad siya. So yun po ang sabi ng mayari sa akin. So bigla po siya nagkarga ng mabilisan. So ayan guys, iuna natin. Nagkaroon po ng maraming laman ang battery. So fast charging po talaga siya. Hindi na po kagaya ng dati na slow charging. So yun po ang sabi niya, na-rebuild na ang CPU. After 2 days, nasira na naman ang kanyang unit. So ito guys, bago ko po ito yung in-upload ay magto 2 weeks na po ito. Wala na pong problema ang mayari. So ayan guys, kung napapansin nyo po, lumabas na po ang quick charging. Ibig sabihin po nyan, fast charging na po siya. So, yun po yung the best tips or mga basic way na dapat nyong gawin kapag nagkaganito ang unit ninyo. So, ang mga unit po na ganito na madalas ginajumper ay Poco X3, X3 Pro at saka NFC, Poco NFC. So, X3 NFC po yun guys. So, ayan guys, normal na po ang charging niya. 100%. Satisfied po ang gawa natin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video para mas marami kayong matutunan.